mahal ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't anak niya'y binigay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral. Siya'y pumasok sa Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagilingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat at pagbigyan ninyo, sapagat mahal niya ang ating bansa. Wika nila, ipinagtayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagat ako'y isang taong nasa ilalim na mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit at ang aking alipin, gawin mo ito, ito'y gagawin niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. Pagbalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bakit kaya sinabi ho ni Jesus na ngayon lang siya nakakita ng ganitong kalaking pananalig? Anong meron sa kapitan ng mga Romano na niyasabi ni Jesus ang ganitong klaseng affirmation sa pananampalataya ng isang Romano? Lumapit siya kay Jesus na hindi nagmamataas. Ang una niyang sinabi kay Jesus na nakita niya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na tumuloy ka sa tahanan ko. Kinikilala niya yung unworthiness niya. Kaya ang sabi, sabihin niyo lamang at gagaling na siya. Hindi ako karapat-dapat na tumuli ka sa bahay ko. I find myself unworthy. Kaya si Jesus ay namangha sa pagpapakumbaba ng isang taong may kapangyarihan. Sabi niya, may kapangyarihan po ako. Sabihin ko sa alagad ko, gawin mo ito, gagawin nila. Sabi ko sa kanya, gawin mo ito, gagawin niya. I have power. Pero alam niya that in the face of Jesus, he is unworthy. Hindi karapat-dapat. Kaya maganda rin po sa atin bilang Kristiyano sa ating pagdinilay sa araw na ito,
na lumalapit tayo sa Panginoon na kinikilala natin na hindi din tayo karapat-dapat. We are unworthy, pero bagamat hindi tayo karapat-dapat, patuloy tayong binibiyayaan at ginagabayan ng Diyos. Kaya, ang taong kinikilala na hindi siya karapat-dapat, pero patuloy na tumatanggap ng biyaya, marunong magpasalamat. Marunong maging grateful sa kung anong meron siya. Hindi tao na feeling entitled. Minsan, di ba, sa atin, iniisip natin, deserve ko to, gusto ko to. Pero, kahit sa harapan ng Diyos, yun din yung iniisip natin. Lord, deserve ko to, bigay mo sa akin to. Pag hindi binigay ng Diyos, nagagalit tayo. Hindi ba? Minsan kahit paglapit natin sa Poong Hesus Nazareno, nagsisink in din sa atin yung entitlement natin. Lord, ito nagawa ko. Ito napagawa ko, Lord. Napagawa ko ng chapel sa probinsya namin. Sagutin mo, panalangin ko, Lord. Hindi. Nagiging entitled tayo kahit sa ating panalangin. Ganda ng aral sa atin, ng ebanghelyo natin. That when tayo lumalapit kay Jesus, kinikilala natin ang unworthiness natin. Hindi ako karapat-dapat, pero higit ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, may kanya-kanya tayong kahinaan at pagkukulang, patuloy pa rin ang pag-agos ng biyaya at pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya tumitingin tayo kay Jesus nang may pagpapasalamat dahil ang biyayang natanggap natin sa Kanya, kusang bigay, kusang ipinagkaloob dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya sana matutunan din natin mula sa ebanghelyo natin at sa larawan ng isang kapitang Romano na lumapit sa Diyos na may pagpapakumbaba. Kinikilala ang ating unworthiness at nagpapasalamat sa lahat pa din ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung gagawin natin iyon, lalago tayo sa ating pananampalataya dahil kinikilala natin na ang biyaya na meron tayo ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen.